Hello guys, welcome back to my channel and welcome back here in the North Sea. So currently we are on transit. We just left the offshore oil field and we're proceeding to one of the port here in the UK area just to seek shelter as the wind starts to pick up and the weather forecast is not really favorable anymore to continue working offshore. So that's one of the reasons that the management including the project as well as the marine science agreed that we have to leave the oil field and proceed to the port to seek shelter. So yan po ang isa sa mga factor pag nagtatrabaho po rito sa may North Sea. The weather ay isa sa pinakamalaking bagay and we always try to monitor that every now and then. Mayroon pong printed the latest weather forecast for our reference, especially dito sa my offshore operation. At makikita po ninyo, medyo lumalakas na po yung hangin as indication na the bad weather is already approaching our location or the work site. So pagsisailing na po kami, makikita po ninyo dyan na developing na po yung swell, yung alon, at saka makikita na po yung white caps. And along the way ay makikita po ninyo yung ano, yung wind farm from where isa rin po yan sa mga projects in the oil and gas industry, which is the green energy. Yun po yung mga isa sa mga dinidevelop din dito sa may UK sector. So yan, dumating na po kami sa may NIC terminal at kung makikita po ninyo, even though we are alongside, ay talagang makikita po ninyo yung galaw ng tubig. That indicates that the bad weather really affects, even though ay ang barko nasa puerto na, naka alongside na. That's why we situate namin, monitor namin yung ano, yung pagkaka-alongside namin. So makikita po ninyo talagang yung mga lubid ay very strained na talaga. And if we need to make sure na nakadikit siya, ay ini-start na lang po namin yung mga thrusters namin and give them a kick a little bit para makadikit lang yung ano, makadikit lang yung barko namin sa may key side. At the same time ay pinapatisa namin yung mga lubid namin. So yan po yung mga ano, yung mga structures na makikita po ninyo dito sa terminal na to. All of them or most of them are offshore related equipment. At dyan ay makikita po ninyo yung platform or semi-submersible platform. So isa yan sa mga makikita po ninyo dito sa terminal. At yan ay ginagamit din po sa, no, sa offshore operation. At yan yung barko sa unahan namin ay they make sure na maganda rin yung pagkakadikit nila